bahay sa ibabaw ng malaking bato sa Batangas City, ating pasyalan sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Isa ka ba sa mga taong mahilig mag-sightseeing o di kaya naman nature lover at nahuhumaling na pagmasdan ang mga puno at ang mga berdeng dahon nito? Dito sa Batangas City, tanaw na tanaw ang lahat ng yan sa isang bahay na nakatayo sa ibabaw ng isang malaking bato. Matatagpuan yan sa Sityo Tanawan, Barangay Talumpok, Silangan, Batangas City. Ang bahay na ito, pagmamay-ari ng 57 anyos na si Nick Eraldo. 2021 pa raw ng manumanong tibagin ang malaking tipak ng bato para maipatayo ang bahay. May isang taon at kalahati raw na dinisenyo at ipinatayo ang bahay na ang tanging pakay ay kanyang lugar pahingahan. Preparation na rin po dun sa pag-retire namin mag-asawa. Anong maitayo na nga po itong bahay na to? So natutuwa naman ako na yung mga bumibisita dito, busog na busog yung mata nila dito sa view. Si Butz Jay at ang kanyang mga pinsan mula lang din sa Batangas City, ngunit ngayon lang daw nakapunta sa lugar. Sa akin, ay talagang napakaganda. Nakaka-proud at meron ito. Malayo-layo din. Pero sulit pagkikayin nagparne. Napakaganda. Sa second floor ng bahay, makikita rito ang Batangas Bay, berdeng lupain at ang Mount Banoy maging ang kalakhang lungsod ng Batangas. March 2023 nang unang buksan sa publiko ang bahay sa bato at dinarayon ng mga turista mula sa iba't ibang lugar. Suwak din ang lugar para sa mga mahilig mag-selfie. Ayon sa may-ari ng bahay, libre pa ang pagpunta sa lugar ngunit pinag-iisipan na niyang parentahan ito sakaling maisaayos na ang mga papeles nito. Bukas ang bahay sa bato tuwing Sabado at Linggo mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Inaayos pa ang linya ng kuryente sa lugar kaya solar lights pa lamang ang nagsisilbing ilaw dito. Paalala naman ang may-ari ng bahay at caretaker nito. Ingat po sa daan pag-akyat, tapos kailangan po ma-maintain yung kalinisan sa daanan natin. May mga basurahan po kami nilalagay diyan sa daanan. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News.